Hi guys! Welcome nga po pala ulit dito sa Quarm channel po namin ng anak na si Santi. Guys, wala sa timing tapos wala pa sa plano. Kailangan ko na mag-transfer ng mga male Betta guys to their individual lalagyan or canister na pwede ko muna nga paglagyan sa kanila for now. Kasi mamaya pakita ko sa inyo kung ano yung bala ko nga gusto ko sanang paglagyan sa kanila. Kasi guys, medyo nagiging aggressive na sila kasi almost 3 months na rin sila. At medyo maliit talaga itong 5-gallon super low tech tank natin para i-confine sila lahat dito guys. So guys, medyo nagka-damage ngayong caudal tail and then yung kanilang belly tail. So talagang no choice tayo. Maghanap lang tayo ng kung anong pwede nating paglagyan dito muna sa bahay. Yung iba guys, nailagay ko muna sila dito sa ating 15-gallon na super low tech tank guys. Hopefully lahat ng mailagay ko dito is female. Kasi guys, at least kung female naman siguro hindi naman sila masyado magiging aggressive sa kanila isa't isa. Tapos at least parang sorority tank lang tong ating 15-gallon na super low 15-gallon super low tech tank. Yan guys. So ayan, medyo may parang nasama pang male, so titignan ko pa, scan ko pa siya maigi tapos para at least matanggal natin. Kasi talaga yung male guys, mga habol talaga at medyo magkakadamage sila talaga ng mga, magkakaroon talaga sila ng siraan ng buntot guys. Yan. Etong mga canister natin dito guys, yung pinaglalagyan lang natin ng mga plants. Ito gagamitin ko na rin guys. Medyo meron tong Osmo coat na root tubs na 14-14-14. So kailangan kong tanggalin yun guys. Tapos kailangan kong palitan talaga yung tubig. Kasi guys, yung Osmo coat, gumawa nga akong video guys regarding Osmo coat pag planted tank. Maglagay lang ako link below kung sakaling interested kayo. Yung ginagamit namin dito is 14-14-14 na Osmo coat guys na NPK lang na 14% lahat potassium, phosphate and nitrogen guys. So kailangan kong tanggalin yung kasi yung nitrogen content niya guys, meron siyang ammonical nitrogen na 8.2% na pwede talaga maging caution ng ammonia spike. So mga 8 piraso to guys. So at least meron tayong paglalagyan at least 8 male Betta fish natin. Yan. Tapos eto guys, may na-transfer na ako dito na isa. So palapitin lang natin yan guys. So ayun, buti na lang, right on cue. Pinakita niyo yung caudal tail niya guys. Yan, no? Kita niyo nagkaroon na ng sira. At ang bala ko sana, ganitong kalaking food container paglagyan. At kung medyo may budget tayo, ganitong sanang mega box. At kung medyo wala tayong budget, yung kaong jar na malalaki guys, hopefully yun ang paglagyan natin sila. Meron pa akong na-transfer dun sa, nandun ko lang muna lilagay, pakita ko rin sa inyo guys. Ito pa po yung 3 kong na-transfer sa kanilang individual canister na guys. Maganda talaga yung ganitong kalaki, yung guys 6 liter bottles to, yung mabibili nyo naman pag, ito kasi saan ako guys, yung sa gatas niya lang, so nakapag-keep ako ng mga ilan-ilan. Hopefully hanapin ko pa yung iba guys, para at least kung ganito ko talagang lalagyan guys, maganda diba, at least malaki-laki spacious, tapos hindi mas stout yung growth nila. Ito na mga mustard gas yung kulay niya guys, medyo may dilaw-dilaw siya. Hindi naman masyado nasira yung buntot niya, wala man nasira yung buntot niya. Kaya sa tingin ko, at least magiging okay na siya dyan. Itong isa dito guys, medyo maliit naman siya. So for temporarily guys, ito muna yung ginamit ko para sa kanya. Kasi maliit naman siya. And then ito nga, medyo nagkasira nga yung buntot niya guys. So hopefully mapakita ko sa inyo. Ayan guys, so nasira yung buntot niya sa likod, yung kanyang caudal tail. So kailangan ko pa talagang i-repair siya. Tapos bigyan ko lang siya ng tamang pagkain. Tapos yung ating calcium na vitamins guys, para at least mag-repair nga yung buntot niya. Itong isa din, mustard gas guys. Ito rin maganda rin lalagyan, tong container na ganito. Ito madali ko lang kasi siyang nahuli guys. Medyo lumalapit siya agad sa akin. Siguro sabi niya, separate mo na ako bago pa mangyari sa akin yung ganon. Ayan guys, malaki-laki to. So yun nga, hindi mas stout yung growth as they can swim around. Tapos pag alilagyan syempre natin ang halaman para at least mamimik pa rin natin yung natural environment niya. Yan. Guys, yung lalagyan kong container ganito, so wala tong Osmo coat fertilizer kasi yun nga, remind ko lang ulit kayo, huwag nyo lang i-sprinkle sa substrate nyo kung nagpa-planted tank kayo kaysa kasi may 8.2% talaga yung nitrogen content niya ng ammonical nitrogen. So gagawin ko lang dito from time to time, magdo-dose lang siguro ako ng liquid fertilizer natin para at least ma-keep pa rin natin at ma-propagate pa rin naman natin yung halaman natin na kahit sa ganitong kalasing lalagyan lang. Yan. So guys, tapusin ko na muna and then hopefully ma-transfer ko na yung mga male at sana yung mga female natin pag parang naging sorority na yung kanilang
paglalagyan, sana hindi naman sila mag-away-away. Medyo, yun nga, dapat nga hindi tayo na-stress sa hobby natin. Pero syempre guys, we want to keep them safe, tapos good environment sila. So, hopefully magawa natin yon guys. Yun na guys, tapos din ako. At I managed to separate them in their individual container na inaakala ko guys na male guys, kasi syempre beginner pa lang tayo. At binisita rin tayo nung kaibigan nating backyard breeder guys, si Oliver dito. At tinignan niya nga ang ating mga sineperate. Sabi niya okay naman daw yung pagsiseparate. And then ito daw, chinek niya maigi din, all female naman daw, good naman daw yung pagsiseparate ko. Pero bantay-bantayan ko pa rin daw. So guys, meron tayo dito sa ating ngayong 15-gallon super low-tech tank. At meron din tayo dito sa ating 5-gallon na super low-tech tank pa rin guys na naiwan. Yan, so mga female na, hopefully lang lahat sila. And then, ito yung ating isang betta fish. So nandyan pa rin siya. Then nagpakain ako guys ng grindleworm, tapos nagpakain din ako ng pellet. Tapos konting yung decapsulated guys, kasi medyo meron pa rin maliliit kasi sa kanila. Meron pa rin tayo dito guys, ito sama ko lang kayo dito. Yan, meron pa tayo ding apat dito na tinignan niya naman na sabi niya male. So arrange ko pa sila kung saan ko sila ilalagay guys. Yan guys, salamat nga pala sa panonood ulit dito sa aming simpleng vlog lang ng anak ko guys. At sana mapalaki talaga natin yung ating mga betta fish. At yun nga, makapag-giveaway tayo hopefully pagka lumagulago yung channel natin guys. So, thank you for watching guys. Stay safe!